3 years ago, I made the worst decision of my life. A decision so bad na totally nagbago buhay ko. Wala, hindi ko na ma-recover. As in shit. Platonic mo yung mukha mo. Oo nga. Umami na nga ako, diba? Nakaloka ka. Ang laki-laking gusot ng ginawa mo. Nag-iisip ka ba? Gaga ka? Oo na. Alam ko. Ang gago, diba? Nag-iisip ka ba? Gaga ka ba? Paano pag nabuting ka ni Kurt? Ha? Ano yung lusot mo? Aakin ka ng pag-ibig kung kailan huli na ang lahat? Ha? Ayan na pa pala ng platonic mo na yan, ha? Pag-isipan mo to, ha? Kasi pinupot mo yung friendship niyo at Rick. Kasi baka naman mamaya, naiinis ka lang kay Jane kasi inaagaw niya yung best friend mo. Charlie, andyan ka pa ba? Charlie, may kausap pa ba ako? Hello, narinig mo ba lahat kong sinabi ko? Ang dami kong sinabi. Okay, but hear me out. I'm not perfect. Now, things happened that led me to this. So let me tell you a story of how I lost the only person I loved dahil sa kagagahan ko. Morning, Pams! Gising na! Halika na, tara Chiman. Na. Ang aga-aga. Bibilhan ko pa yung inaanak ko ng regalo. Halika na. Aray ko! Tara na. Pams! Uy, sa birthday ng inaanak ko, sama ka. Ganun naman eh. Sa tuwing umuwi ka ng Laguna, automatic ako ang iyong driver. Grabe, kung makapagsalita ka naman. Bakit ako naman nagbabayad ng toll at saka ako naman nagpapagas, di ba? Saka madaming foods doon, Pangs. Kaya magiging happy ka din. Mm-hmm. Check ko. Pangs, please, sama mo na. Ayoko kasi nandun ako mag-isa eh. Ayoko wala akong kasama kasi alam mo mangyayari, nandito na naman kaming lahat, tapos lahat sila magsisialisan, ano lang, matitira, mag-isa sa table. Ano naman problema doon pag mag-isa ka? This year, magta-32 na ako. 32! The clock's ticking, Pangs! Alam mo yung nasa utak ko, pag 32 na ako, kailangan kasal na ako. Tapos, naglilipat na kami ng bahay ng asawa ko, daladala ko na yung third baby ko. Diba? Napag-iwanan na ako ng mga barkada ko. Pangs, walang problema sa'yo. Pwede ba huwag mo i-pressure yung sarili mo sa self-imposed timeline mo? Or better yet, alisin mo na yun. Eh, ikaw, Pangs, mag-jowa ka na kasi. Hindi ka ba nalulungkot na isa ka? Wala kang kayakap, tapos wala kang ka-text na good morning, good night, I love you, at saka, o, anong kinain mo na, kumain ka na ba? Anong gusto mo kainin? Anong oras kita susunduin? Parang ganun ka naman. Hindi ka pa ba sapat? Alam mo, yung sa akin lang, Pangs, kung gusto mo ng seryosohan, yung long term, go put yourself out there, not on apps. Bakit ba galit na galit ka sa apps? Inaano ka ba? Nangungutang ba sa'yo na hindi ka binabayaran kaya ang sama-sama ng loob mo? I'm just trying to make a point. Diba? Bakit hindi mo pagbigyan si Hans? Yung kawork mo sa post? Ha? Oh, di ba sabi mo sa akin 2 taon ka na niyang niyayang lumabas? Oh, obviously, gusto ka nung tao. Bakit mo ba laging pinipilit si Hans, ha? Parang panglimang beses mo nang sinadyos sa akin to, ha? Ikaw nga, pilit ka ng pilit dun sa online-online dating na yan sa akin, eh. Oh. Diba? Parehas lang tayo, see? Yung sa akin lang kasi, itry mo yung real life. Okay. Try ko. Sige. Pero yung mga condition. Tatry ko yung gusto mong, yung pinipilit mo sa akin. Sige, makipag-date ako kay Hans. Ikaw, try mo mag-online dating app para i-prove natin sa isa't isa yung point natin. Kung mag-work yung sa amin ni Hans, na real life na sinasabi mo, sige, na-prove mo na yung point mo. Pero, kung mag-work yung sa inyo ng makakaswipe right mo, then, na-prove ko na yung point ko. Mm-hmm.